Michelle Banaag di napigilang ipost sa social media ang sariling hinainit o kay Tekla. Ito ang kanyang pahayag na ikinalad para sa ikakasira ng imahe nito. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan. Dinamay mo pa sila. Samantalang yung mga taong yun, yung nakakatuwang ko sa pag-aalaga sa bata. Naglininis, nagsasaing at naglalaba. Ultimo ang pagtimpla ng kapi mo at pagliligpit ng pinaghubaran mo. Kapal ng mukha mo maggaganyan. Gusto mo sabihin ko totoong dahilan bakit naggaganyan ka na naman. Kasi hindi kita pinagbigyan at inuna ko alagaan anak ko kesa intindihin niyang ka-el mo, diba? Kaya ka nagalit. Ultimo yung sipi na ginagamit ko para kahit malayo ako eh namomonitor pa rin yung pag-aaral ng mga pamangkin ko. Dahil silang tatlo, bata lang ang natira dun sa donggalo, diba? Takte, di ka nga halos makapag-alaga ng anak mo kesyo may ubot sipon at lagnat ka. Pero paglalayas ka para gumawa ng vlog, okay ka. Nihaniho di ka marunong magpaalam. Ultimo sa anak mo, di ka man lang magpaalam. At ni pisong duling wala kang iniwan kada aalis ka. Pero hindi ako nagre-reklamo, diba? Ano to? Hoy Tekla, nakipag-ayos ako at nagtitiis para sa anak ko dahil alam kong wala akong maibibigay sa kanya kundi ang alagaan lang siya at mahalin siya. Mayabang ka kasi alam mong sa'yo ako nakasandal. Kaya ganyan-ganyanin mo lang ako. Hindi ako nagyayabang. Pero kailangan ko sagutin tong post mo. Nakakahiya ka. Ikaw pa may ganang maggaganyan. Gustong-gusto ko nang makalaya sa'yo. Pero for the sake of my kid and others, nagtitiis ako. Nahihirapan at nadedepress ako sa mga pinanggagawa at pakitungo na sinasabi mo. Please Sir Rafi Tulfo in action, help po. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Masyado po akong nanliliit sa sarili ko sa ginagawa ng taong to. Pero wala po akong magawa at wala din po akong kakayahang umalis sa poder niya. Dahil kailangan po para sa anak ko dahil masyado po siyang sensitive at marami po siyang pangangailangan na hindi ko po maibibigay. Halos hindi niya na umano masikmura ang pag-uugali ni Tekla. Samantalang si Tekla ang naghahanap buhay sa kanila at sa kanyang sariling pamilya. Di nila masisisi na tawagin silang palamunin at makakapal ang mukha dahil iyon ang katotohanan. Napapangitan ito sa pagmumukha ni Tekla samantalang may anak na silang dalawa. Kaya tama lang na hiwalayan na ito ni Tekla kesa masira ng tuluyan ang buhay nito. Dinidiin itong hindi nagbabantay si Tekla sa anak nila. Ngunit halos lahat na nakakakita ay si Tekla ang palaging kasama ng anak nila sa hospital. Dahil ni Anino ni Michelle Banaag ay hindi makita-kita. Kaya umaksyon na itong si Sir Rafi Tulfo para madala at hindi nang makapanloko muli itong si Michelle. Kaya mga ka-showbiz, hanggang dito na lang ang ating official updates. Panatilihing naka-subscribe at i-top ang notification bell para lagi kayong updated sa ating future trending videos na ina-upload araw-araw. Salamat!